If your prayer life sleeps, your past life wakes up. Muna experience ako sa akong prayer life. Once natutagay mo matug ang imong pag-ampo, ang imong tanging kinabuhi, mata, sigapag mata sa tapsin. Baka nang paghalagay ka complain. Mas mag-ampo pang tuko sa imo. Mauniwasa kong Kristohano ni. Nagpapasok tayo. Grabe naman yung problema. Iba nag-iampo. Wah, palagi. I-ampo. Grabe naman yung kalisod. Grabe naman eh. Naamang nag-iampo naman kami ito mo na. Wah, palagi. Ampo. Wah, pa'y problema. Di rin kayang solusyonan sa Diyos. That is why, ako mismo, my wife, kag-witness mga iso. My niece friend is the floor. Brother Leo, kaya bawa niya sa mga pamilya na, my niece friend is the floor. Wako'y dagang trabaho na katunan. Wako'y mga skills. Dali naman natunan, pero wako magtunan. Nga naman, gusto ko mag-focus sa akong mga tunan. Kaya kung mag-focus ka sa inyong mga tuhod, why Diyos nga dili mo tupad ka nito? Come on! If there's a man to pray, there's a God to answer! Hallelujah! If there's a woman to pray, there's a God to answer! Hallelujah! Apo, kanonay, talon ka niya dito sa tubig na taga-tuhod. Amen! The next, he brought me again through the loins. The waters were to the loins. Or waist, hawak. Hawak. Dagun ka sa Diyos, sa hawak. Taga-hawak na tubig. Everybody say hawak. Hawak. Ako lang yung sanay nagsulat ko ani. Ako na yung kuman. Unsa'y importansya sa hawak. Pagbasa ko na ito sa Biblia. Akong ibasa man yung isuna sa kadaghanan, ang hawak nagsimbolo siya kusok. Pag mag-isgo ka ng hawak mga kaisunan sa kusok, kasagaran naka-refer na siya. Pero akong ibasa mga kaisunan sa kinabuhi ni Prophet Elijah, now listen to me very closely, ang kinabuhi ni Elijah mga kaisunan sa Debi Ampo siya, ningon dito mga kaisunan, ang iyang serpent yung isugo, tarawag, nanabay dampo, nanabay ulan yung manapot. Ang mga kaisunan, nag-ampo si Elijah mga kaisunan. Ang iyang ulay ang giduko mga kaisunan sa tumasayang doon katuhod mga kaisunan. Humingan, wak pa, agalin. Ampo na po si Elijah ang maulan. Ingon, si Elijah, tarawag mo no, o gana ba'y tapok? Balik sa makapito. Ingon ang iyang isugo. Naanay, tapok, o panganog nga, ingon kumo sa tapok. Unsa gino ni Elijah. Ing na si Hari nga, nga mudagan siya dito sa Israel, umasipit ng lugar, padagana siya una kauban sa mga karuway. Pasakya siya karuway. O sabihan, mitako, dako na ang mga undam. Ang Biblia na gawin, kita niya niya hawa. Umitagan siya kuso. Na-overtita niya si Ken Ella. Basta mo abot na ang tubig sa tagahawag. Paspas ka na kayo. Amen. Another point. Kasagaran sa mga muday, kaya bang mga pamamana, familiar mo sa babi, kaya nang tinggak na ihigot sa hawak. Di ba? Para muunlod sila, purpose na para muunlod sila. Pag pasakan na po sila, pangatulad po sila sa tunga na po sila, ilang kuhaon ng babi. Pero namutan na kumais, o sige purpose na, mismo ang mga mudagan, ilang babita ng ilang hawak. Pagkukata nila ng hawak, practice sila pasundi kong tagan. Kesa niyang hubuunan nila, kusog na silang mudagan.
Ang hawak mao ni nagsimbolo sa kusog nato. But here's the problem. Katuna ray natubigan. Hallelujah. Mm. Kusog ang dagan, pero katuna ray nagdagan. Dasi, pero katuna ray dasi. Poy discuss to hanong manananggal. Tara ba yung manananggal? Tara ba yung manananggal? Hindi yung katapat ka. Bawal ang manananggal ng Kristohanon! Hello! Because the Bible said, present your bodies! Gidala siya mga kaisunan dito na sa tubig. A river that I could not pass over, for the waters were risen, waters to swim in, a river that could not be passed over. Katapusan gidala dito na sa tubig. Matutkal. Kabalo mo ganun, wala ka akong tubig na hindi ka kumukulangon. Kana kita magdahong ka na mabaw na to. Hindi ka rilig naman, hindi ka mamulangoy. Huwag niya kayo mainan na magiging kagay. Buktawan. Inom to. Hindi na matukad. Listen. Here's the message. That on kita sa Diyos, dito sa lugar, ibuok na itong lawas, mahihimo sa tubig. Pag di ka kumulangoy, mag-agad ka na lang. Sa tubig. Sa buoyant force. Di na ka mag-agad sa imong tamakan, kayuta. In other words, di na ka magtagad, di na ka mag-agad sa flesh. Mag-agad na ka sa spirit. Walk in the spirit. And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Come on, go deeper. Come on, go deeper. Go deeper, hallelujah. Sa diyang mahumol na ang dibong-dibong lawas, di na ka lukwan. Diyos taga-kiting pa nino. Maybe ang presensya sa Diyos taga-tuhod na nino. Pero ako may challenge sa inyo, magpalapaw ta. Sa presensya sa Diyos. Amen. Kailangan nyo, ako yung umuwi. Sa Luke 5, if you notice mga kapatid, mauning pagtawag sa Diyos ni Jesus Christ kanina. Sa Diyos si Simon, kauban sa iyong mga kaubanan, mga kaisunan. Mingon si Jesus Christ, tapos mo na kuha. Mingon sila, wa, may na kuha. Nagpunta, may na kuha. O sige, iiksa. Dito sa laod. Sa laod-laod kamay. Ang inyong pukot. O mingon ang Biblia, daghan sila na kuha. O sa dagdag sila na kuha, hapit na malunod ang ilang pambot. Sa dagdag ang panalangin, hapit na malunod ang panalangin. Panawag para di ka malunod. Amen. Amen. The only way na di ka malunod, di ka mahimong gahaman tungkol sa panalangin, panawag o gataganan sa panalangin. Amen. Sige, mag-imo. Ako ni Lord. Ako ni Lord. Asan mo ba? Ano, niyapag ito sa panalangin. Yes. Nanawag sila. O di. Kibalik. Kibalik ito. Ngayon ito. Si Pedro. Ni doon ang isusubstay.
The sequence is this. Minuhol si Jesus. Minuhol siya. Palayo ka na ako. O sa pagkataon, makasasala. Yan isang po si Jesus magpalayo, siya nagpaduol. Palayo, tulak ng bibig, kapig ng dibdib. Ako'y gusto nimo, pero ang iyong kasing-kasing, nagpaninggit ka niyo. Linduol siya, Miluhod, palayo ka na ako! Usap ko ka mag-taong makasasala. Now listen. Di, huwag manigin mo ni Jesus Christ, pero ako nung nangyugatan, kung tali ko masinutan sa buhay. Sana yung Miluhod siya. At yung picture ako. At ito mo, balik na lang. Patuloy ni Pedro, palayo ka na ako. Siguro may si Jesus Christ mo. Di man ako na teacher, magpalayo ninyo. Kamu magpalayo na. Wow. Never bang Diyos na palayo ka na. Yeah. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or disgrace or persecution or famine or nakedness or peril or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter, but nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. The words na gusto lang ibabaw bago na, sorry to bore you. Akong ipanigamutan ng gilid ko, dili mo mapalipay na ako tungod lang sa pasiya. Gusto na ako, someday, purely word of God na akong iwan. Sorry to bore you. But here's the point. To Manila, mapangadto ang ilang pukot sa dapit. Nung managduol si Pedro sa Luke 5, ingon ito, they left all and followed Jesus. In John chapter 21, now listen to me. This is very powerful. Wala na kumakuha sa bisang asa. Revelation ng inihikan sa Diyos. John chapter 21, the third time na nagpakita si Jesus Christ after His resurrection. Ingon si Simon, I'll go fishing. The other disciples said, we will go with thee. The same scenario na nabuhat nila sa unas lang itawag, maurigihapon. Folks, mubalik ka sa dati mong kinabuhi, maurigihapon ka. Wagihapon ka na puslan. Na naman nagpuntak, wagihapon sila yung nakuha. Umingon si Jesus Christ, iiksang yung pukot sa tuong bahay. Huwag nakakuha sa katagan. Umingon si John de Bilang, it is the Lord. Si Jesus mo to. Umingon si Simon, really? Ang yung ibuat, pastora, nagsulong siya ng pista. Milokso siya sa dagat. Si Simon, kabalitang bago lang siya nakasala. He denied Jesus 3 times. Pero sabi ha, iyang nakita pag-usap. Ingon ito, wala siya mapahamot ng tungko ang pamba. Nilokso siya sa dagat. Nato siya sa dalaw. Kung ipaduol siya kang Jesus Christ. Gibiyaan niya ang isda. Listen. Gibiyaan niya ang isda. Sa Luke chapter 5, sa diyan, ingon siya, power ka na ko. Usap ko ka daw. Makumuha kong daw tayo. Ingon si Jesus Christ, ayaw ka daw. So kung karoon himo na kang mananagat ng isda. This is my calling. Magkaroon, mananagat ka ng isda. Di na ka mananagat. Mananagat ka galag, di na ka mananagat ng isda. Sa John, sa John chapter 21, gibiyaan gihapon niya ang isda. I don't know kung unsa ingon sa mga pastors kanina karon. Pero si Jesus Christ, wala gikuptan sa nanamutana siya kang Simon. Simon, love is thou my goodness. Dili isda. Huwag kayo mabasa sa John 21. I don't know sa uban nga account. Pero kang John, love is thou me more than this. Ingon si Simon, yes, Lord.
I love you. Pangduhan po, bitbit. Do you love me? Ano sa'yo? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Take good care of my sheep. Now listen. Only those who really love God can really feed the sheep. It may sound insulting, but please, only those who love God can really feed the sheep. Pastors and preachers, kanina karon, dili ang una natong duty ang pagwali. Ang una natong duty, yes, ang pagiguma. Amen. Pursuing intimacy with God. Yes. Love is telling me more than this 3 times. Namatay na si Jesus Christ, nakasakitan si Simon. Lord, you know that I love thee. You know that I love thee, Lord. Okay. Siguro convinced si Jesus Christ. So then nilakaw sila. Nagpauraray si John the Beloved. Now listen. Nagpauraray si John the Beloved sa dugang ni Jesus Christ. Mingon si Peter, Lord, unsay mahitabo anong tawhan? Ingon ni Jesus Christ, kung buot ko, nabuhi siya, hangtod sa akong pagbalik, unsay labot. The next sentence, follow me. Sometimes we are polluted sa chismis sa ubang tao. O ano pa ka-focus sa atong relasyon sa Diyos. So we all stand together, mga kapatid. Pursuing intimacy with God. Ayaw, una-una ang kinabuhi sa uban. Una-una, hallelujah, ang imang pagkikrelasyon sa Diyos. Rabasya. Ako lang dihan niyo ang keyboardist, mga kaisunan. Na kung gusto mahitabo karon na paglihok sa presensya sa Diyos, not emotion, hallelujah, but genuine presence of God. Yes, hallelujah. All the musicians, singers, kita karon mangita sa presensya sa Diyos. Yes, hallelujah. Listen, ako ninasulti sa Mandawa. Last year lang, please, ayun yung misunderstand mga kaisyon na nakapasya. Last year, August 24, nawa ko masalit. Nagsubot kong puwasa. Ramadan may style ni fasting. 100 days. Mag-break ko kada gabi mga kaisunan. Naarap ko pirmi sa room. I thank the Lord for my wife. Siya ang nanginabuhi mga kaisunan. On my knees, 7 days, kaso komendador na nang akong anako ang huna-huna na nasa akong mga prayer request. Pagsugod na ko August 24, Lord, na ako'y pangandoy. Actually, 70 days na nang akong pangandoy nga fasting. Lord, gusto na ako ni pangandoy. 70 days ako ni mabuhay. Mag-break lang ako kaligabi. Day 1, pray ko sa akong mga kipangayon. Lord, give me this, Lord. Lord, I want this, I want this. Lord, bless my ministry. Second day, third day, hindi lang ko busy mga isoon, 6 hours, 7 hours every day, 8 hours every day. Lord, Lord, please, Lord, cry, cry, seek the presence of God. Now listen, in my 8th day, I hope din ninyo may misinterpret. Huwag ko maghinambog sa akong kagalingan. I just want to make a point. Gusto na akong ihatag ang message sa inyo magikan sa Diyos. In my 8th day, 8th day, 8th day, yes. 8 is the number of new beginning. In my 8th day, when I pray, Pastor Ranunura, suddenly, nawahatan na ako mga gipangayo sa Ginoo. And I began to speak
with other tongues. Yahia Ramashiki, Yahia Labrahi, Lishukruhullah, 1 hour, 2 hours, 3 hours already. Ilevrahi Kasata, Yahondeli, Yakin Rose, Yalama, Haya Ramashiki, Rishataya. 9 days. 11 days, 12 days, hangtod 100 days, ako mikalimtan ng ako mga gipangayo, nagbabad ko sa presensya sa Diyos. At the end of the day, wala laing pinaka-importante, kundi ang Holy Spirit. Maharebase, iyalabasin na labrahi. Come on, somebody. Sindaria, legendarosidea, naikorosempiran.